up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Wow! Sushi! Kain tayo! Hindi ako makagawa ng painting vlog ko, guys, kasi sira yung tripod ko. Wala pang available na courier para makapag-deliver dito. Grabe init dito sa amin, sobra. Nakakapaso yung init. Hoy, yung nagawa nyo dyan, ha? Yung nagawa nyo dyan? Hi guys! Good morning! It's Sunday today and nagbabad naman ako ng labahin ko, pero mamaya ako nakukusutin kasi gusto ko babad muna para malambot, para matikal agad yung dumi, para mabilis lang siyang kusutin kasi lumambot na agad yung dumi, kaya ako nagbababad. Eh, ayun, pagising ko, kita na to guys, meron akong pimple. Masama talaga magpisat ng tagyawan, pero magpisat ko eh. Hindi, sinadya ko talaga magpisatin. Para ano, nakati. Pero sa mga ba, pero ano, bawal talaga mag-freak ng pimple by your finger. Kasi hindi magandang habit yun. Hayaan nyo lang siya na pagkata, ano, na maligo kayo, huwag yung pansinin. Hayaan nyo lang siyang kuso siyang umalis. Eh, kaso, kasi nga, alam mo naman ako, medyo, pag, hindi ko talaga minsan mapigilan yung sarili ko. Ito po, yan, pinisat ko. May konting dugo, tsaka dito sa may labi. Medyo, nakikita nyo yung mata ko, guys. Medyo may tim-itim. Puyat ako kagabi. Nanood ako ng, Hi Bye Mama sa Netflix. Umabot ako ng, 15 tsaka 16 episode. Ang saya. Naiyak ako na kinikilig ako na, ganda-ganda ng story yan. Ako guys, panoorin nyo, Hi Bye Mama sa Netflix. Ang ganda-ganda. Tapos, siya? Yun lang, ang ganda na siya. 16 episode. Sana ka kung tuloy-tuloy hanggang maraming episode eh. Kaso gusto na ng Koreano, 16 episode lang eh. Pero at least, di ba, nag-enjoy ako. Oh, ganda. Ano bang kanta yun? Bokure Erio Chino Iyo Chino Yogu. Napanood ko yun sa movie ng From a Puppy Hill sa Studio Ghibli. Ang ganda rin nun, panoorin nyo rin guys. Nanonood ba kayo ng Studio Ghibli? Japanese Japanese animation kay Hayao Miyazaki. Nagkaroon ng American version yun yung Sukiyaki na song. Original Japanese song yun, yung Sukiyaki. Tapos, nagkaroon ng American version yung It's all because of you. I'm feeling sad and blue. You went away. Now my life is just a rainy day. And I love you so. How much you never know. You went away and left me lonely. Untouchable memory. Seem to keep haunting me. Never loved so true. Ganun. That one turn of a gray sky's blue. Pwede pa habang kumakanta, nakahiga. But in reality, you and I will never be. Ganun po yun guys, kung alam niyo yun, kung natatandaan niyo yung kantang yun, kinakakilat, ganun-ganun yung storya. Basta, alam niyo yan, Studio Ghibli movies. Parang hindi siya ni wholesome siya eh, hindi siya pang cartoon siya na, Japanese anime cartoon, Japanese cartoons na hindi pambata, pwede rin sa matanda, kasi tsaka magaganda yung storya. Check out from Netflix, check out from Netflix guys, okay?
kahapon, guys, na nag-uusap kami nung mga kasama ko sa dialysis. Kasi bantay ako ng tatay ko sa dialysis eh. Siyempre, ibang mga kapabantay ko, nagbabantay, ano ba tawag dun? Mga friends ko na rin sila eh, na nagbabantay rin sa mga dialysis patient nila. Nag-uusap-usap kami kasi, pati yung grab driver na friend ng brother ko, umakit na sa 6,000 plus yung cases ng COVID dito sa Philippines. Eh, ako naman, sana naman yung iba naman dyan, makisama naman kayo. Para naman hindi umabot ng May 15 yung ACQ. Tinan mo, para kahit papaano, mamove backwards yung date ng ACQ. Grabe naman kayo mga guys. Yung mga iba dyan, makinig naman kayo. Wala namang masama kung susunod kayo eh. Para naman, matapos na tong COVID na to, yung sumunod na lang kayo sa, tama rin naman yung sinasabi, hindi naman kayo ikapapahama. Kaya, iba naman dyan, para ang hirap din kaya ng lockdown, ang hirap din nung naka-quarantine ka ng matagal, sambuan at mahigit na. Diba? Parang yung utak mo, nandun lang dito sa apat na sulok ng bahay mo. Eh, hindi ka na nakakalabas-labas. Ako, at least kahit paano, nakakalabas-labas ako kasi nakakapamalengke ko. Eh, pero ibang mga kasama ko dito, hindi talaga nakakalabas, lalo na yung mga bata. Parang, kaya sana naman dyan, yung mga iba't ibang barangay dyan na hindi sumusunod. Sumunod naman na kayo. Wala naman masama eh. Hindi naman kayo pinapahamak eh. Pinalalagay pa nga kayo sa mabuti. Kaya, please naman, para kahit pa paano magbago yung date ng ECQ, Enhanced Community Quarantine, maging May 10 or May 5, para hindi baka mamaya umabot pa ng June yan, yung ECQ, yung date, naku, huwag nyo nang patagalin ng ganun, ang hirap na naka-lockdown, nasa sitwasyon na naka-lockdown, di ba mahirap? Kaya please naman, sumunod na kayo, huwag na kayo sa labas, isa lang yung mamamalingki sa isang household, ganun lang naman po, wala namang mangyayari na ikasasama ninyo kung susunod kayo, magkaisa-isa na lang tayo, magtulong-tulungan na, ganun naman talaga eh, kaya nga tayo nilagka ng Diyos para magtulong-tulungan bilang brothers and sisters, di ba? Kaya yun po, as a munting paalala lang po, galing po sa mga concerned citizen na katulad ko, yun po yung under my observation, yun po yung nakikita ko sa nangyayari ngayon, napapanood ko sa balita, kaya turong-turong na lang po tayo guys, please lang po. Okay, maraming salamat po. ng umaga ngayon guys. Maya-maya, ang oras kasi ng ang araw ng dito, schedule ng pamamalingki dito sa barangay namin is Wednesday and Sunday. Tapos mamaya after lunch, pupunta na ako doon. Kasi pag mga during lunch hours, konti lang yung pila. Kaya, tsaka matiwasay yung flow ng pila papasok sa Mercury. Eh, gusto ko yung ganung oras po, konti lang. Kasi madali ako natatapos gagawin ko ngayong araw pagbili ng gamot ang tatay ko. Nakakawi ako kagad. And like, kapag hapon ako punta mamaya, maraming tao. Kaya, ginagrab ko talaga yung oras na parang halos lunch hours na or mga 1 p.m. Pero mamaya pa yun, alas 10 pa naman yun ng umaga. So, ngayon yun lang. Naghihintay lang ako ng nakababad kong labahin. Tapos, pero kahit pa paano itong quarantine na to, nakatulong din to sa buhay natin, di ba po? Bilang nanay, ang daming nagagawa. Nagawa mo, kabanding mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, yung anak ko, kabanding ko, pamangkin ko, kabanding ko. Tapos, maraming naglinis na kami, marami kaming nilinis dito, general cleaning. Araw-araw kami naglinis dito eh. Araw-araw ako naghuhugas, araw-araw naghugasang pinggan. Tapos, maglalaba ako once a week. Mas maselan yung sister ko, yung bunso kong kapatid. Talaga yun, araw-araw, parang ang sahig nun, parang mayat-maya, minamap, may sunrocks pa. Eh, ganoon na talaga yung routine namin sa umaga. Linis muna sa umaga, tapos pagdating sa, after ng daily household chores sa umaga, saka pwede ka na mag Mobile Legends dyan, pwede na ako mag-drawing ulit, mag-paint ako, mag-vlog ako, mag-edit ako, basta matapos ko lang yung gawain ko sa umaga. After that, yung mga extracurricular activities, okay? Extracurricular activities, tawag doon. Para sa akin.
Ganun din sila doon, ganun din, ganun yung anak ko. Yung anak ko, ganun din, pamangkin ko, ganun din, gawain. Ganto kami lahat dito sa loob ng bahay, gawain nga sa umaga, pagdating sa hapon, sige, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Manood ka ng movie dyan, manood ka ng mag-ML ka dyan. Basta gawin mo muna yung trabaho mo bilang kasama sa bahay. Tapos, ayun, so, ano pa ba? Kahapon, kasi dialysis kahapon ng tatay ko. Tapos ngayon, ay kahapon, ayun nga, kwento ko sa inyo kanina. Ay, kanina, nanood ako ng Hi Bye Mama sa Netflix kagabi. Tapos ko yung ika-15 at 16th episode. Oh, ganda-ganda. Super. Try nyo talaga. Panoodin nyo, promise. Ang ganda, promise. Tapos, yung ano naman, nanonood kayo ng Studio Ghibli, di ba? So, comment down below, mga sir at saka ma'am, kung nanonood talaga kayo ng mga ganun type of movies. Kasi, ano, nanonood kami ng sister ko, ano yata, by year 2004, 2005. Basta matagal na, ano, nanganak na ako sa anak ko. Ano parang siya, 4 years old lang siguro, tuklasan ko yung Studio Ghibli. Yan. So, hanggang ngayon, Studio Ghibli fan pa rin kami. Kasi ang gaganda. Kahit patay na si Sir Hayao Miyazaki, hanggang ngayon, kagabi nga, nakita ko, na-cancel yung order ko sa Lazada eh. Yung tripod na in-order ko. Hindi madadala talaga ng mga courier dito. Kasi ka, dahil sa COVID, alam niyo naman, walang trabaho ngayon dahil sa COVID. Kaya ano, wala. Gagawa ako ng ano ko, painting vlog ko. Siguro pag may tripod na ako nabili, tapos, I'll show you naman kung paano naman yung style ng ng drawing ko. Style ng, pakita ko sa inyo kung ano yung, paano style ng artworks ko. In my, sa sarili kong pananaw. Share ko lang sa inyo, bahala na kayo kung you want to paint along or basta kung bahala na kayo, criticize nyo na lang kung ano masasabi nyo sa gawa ko. Tapos, tsaka kung gusto nyo naman, kung nagustuhan ninyo, di papatuloy ko, gawa ko ng tutorial. Kasi yun lang yung mga natutunan ko as a fine arts graduate.